One, two, three, come on! Welcome back to my vlog. This is Mama Sam. So yun guys, nakakaloka lang kasi katatapos ko lang mag-vlog kanina ng about pageant. So ito nga, narag-narag pa ako. Kasi medyo talagang, alam mo yun, wala tayong masyadong ganap dito sa loob ng bahay. So masyado na masakit yung mata ko sa kakatingin sa social media. Talk to your phone everyday. O diba? Yung best friend ko yung phone. Diba? So naririnig nyo ba yung ingay ng mga kapitbahay ko dyan? Yung mga trabador ko. Charot. Yung mga kapitbahay ko, mga toilet. Ayun, nagsisepak pa raw sila. Ang ingay-ingay, actually gusto ko pumunta doon at maki-joy. O diba? Para sabi ko lang kasi napapasukin ko yung area nila. Hindi ko lang kasi ang hirap lang guys, kasi nandito lang tayo sa loob ng bahay, sa loob lang ng condo, paikot-ikot. Medyo parang nakakasabi lang. So yon, so hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makapag-vlog ng bonggang-bongga. Gusto ko mag-vlog sa labas. Hindi naman po pwede kasi sa sobrang dami nga ng namin ngayon, cases namin ngayon dito sa Thailand, ay medyo nakakaloka. Alam mo, minsan talaga, nakakapraning na yung yung problema natin dito sa mundo. Wala ka nang ginawa. O parang kang bilanggo, nakakaloka. Parang nandito ka lang sa loob ng bahay buong maghapon, nakatunganga. Tapos yun, buti na lang talaga, bisibisihan ako sa pagbablog at bisibisihan ako sa pagbabasa ng mga comments ninyo. Pero ang nakakaloka kasi minsan, sobrang sakit na ng ulo ko sa kakatingin sa ring light. Alam mo yun, yung ring light talagang pumapasok sa ulo ko yung sakit. Medyo nakakaloka. Pag wala namang ring light, hindi tayo masyadong maganda, diba? Pero, so yun. So, ano ba ang mga pinaggagawa natin? Wala naman, dito lang, tunga nga, you can imagine, pag wala akong ginagawa, nandito lang ako sa terrace, nakatunganga, nakatingin sa bintana, para akong babae sa bintana everyday. O, diba? Saka yun, yung yung parang gusto kong kumanta, I wanna see where the people are. I wanna see where the people dancing, di ba? So yon, parang gusto kong maging mermaid na lang, no? Di ba? So yon, so nakakaloka lang, no? Kasi pag lumabas ka, maglalagay ka ng mask. Tapos pag nakamask ka naman, nasakit-sakit sa tenga, nakakaloka. Pag balik mo, kailangan mo maligo. Nakakatatlong ligo na nga ako sa isang araw, eh. So ibig sabihin, pag lumabas ako ng tatlong beses talaga ako maliligo, di ba? So yon, so parang feel ko bumalik na sa normal na buhay. Feel ko na yung feel ko na makakita ng mga tao, ng mga gwapong lalaki. So yun, medyo sobrang lungkot lang. Ayun nga, narinig ko yung mga boylet ko, nagsisipak-pak raw, wala silang takot sa virus, no? Mga hindi pa sila nakamask. Kibar kung kibar, di ba? So yun, sports, mahilig talaga sa sports ang mga tao dito sa Thailand. So yun, wala naman tayong magagawa. Ganito lang talaga ang buhay, tunganga, everyday, di ba? So, di ba, naririnig niyo yung ingay nila? Parang ang sarap-sarap makipaglaro doon. Parang gusto ko din makipag-sepak-pak raw kahit hindi ako marunong. Hindi ko alam yung yung sipa-sipa. Baka akong sipain ko. Hindi ako marunong. But, ayun, sobrang nakakatuwa lang kasi nilalaro pa nila yung sepak-pak raw. Sa atin ba, may naglalaro pa ba niyan? Di ba dati nung bata tayo, mahilig tayo maglaro sa sipa. Pero ako kasi Chinese garter talaga yung laro ko. Hindi talaga ako naglalaro ng sipa. O, di ba? So, yun. So, nakita niyo ba yung aking kapaligiran? Ang ganda-ganda. Sobrang tahimik. Walang tao. Alam mo nga, kahit sumigaw ka dito, tingnan mo yung neighbor namin. Yung hirap na bahay. Charot. So yon, so sobrang tahimik din, parang walang nakatira, parang wala lang, ganyan lang talaga ang buhay dito. So medyo nakakapraning lang minsan talaga. So sana lang talaga matapos na yung virus na to, no? Kasi talagang mawiwindang ka pag yung hindi strong yung mindset mo. Buti na lang naging beauty queen ako, beauty queen talaga. So yun, kasi pag hindi ka talaga strong yung mindset mo, mapaparaning ka dito ng bonggang-bongga. Wala kang kausap, yung kasama mo naman, libang na libang na lang sa pagbabasa niya talaga sa mga sa mga libro-libruhan niya, yung mga comics niya sa internet. And ako naman, ito lang, parang ganito, tumitingin sa bintana, naghihintay kung sinong titingin sa akin. Charot! So yun, titingin talaga.
So, yon. So, pag natatapos na yung araw ko sa pagpa-vlog, ganito lang yung ginagawa ko, ganito lang yung eksena ko. So, ayoko naman kasi din talaga lumabas kasi syempre mahirap na pag nagkasakit, di ba? Dapat ingatan natin yung mga sarili natin. Huwag tayo masyado din abusado, huwag tayo magpakasiguro kasi hindi naman natin alam yung sitwasyon. And then, siguro, ang maganda lang, parang dito, safe ka nga lang kasi nasa loob ka lang ng bahay. Pero ang ending neto, mapaprani ka ng bongga-bongga kasi, sus ko, parang ano, hindi pa naman ako sanay talaga ng sobrang tahimik. Gusto ko talaga may chika lagi. Kaya yon, ganun din guys, nagla-live na lang ako paminsan-minsan kasi nga, ano, tawag dito, wala nga magawa. Walang machika, sa totoo lang. So, medyo parang nagiging mapurol yung utak natin, mapurol talaga. Diba, maghapon ka lang sa loob ng bahay, tapos wala naman, tapos matutulog ka na lang, hintay mo yung oras, tapos bukas ganito na naman. Ang hirap siguro ng buhay ng mga nasa bilangguan, no? Kasi diba, yung mga nasa bilangguan, ganito din sila, parang limited lang yung galaw nila, lagi lang sila nandoon sa area yun. You can imagine guys, kawawa din yung mga nasa bilangguan, no? Kasi ang hirap pala ng ganito, yung parang kang nakabilanggo sa loob ng bahay ninyo. Parang wala nyata nung October, November, December, January, February. Tapos bihira na kami gumala, bihira na kami mamasyal. Gusto ko pumunta ng Ayutthaya, gusto ko pumunta ng Wahin, gusto ko pumunta ng Pattaya. Pero hindi pwede, gawa nga nung cases natin ngayon, di ba? Yung maunti nga lang ang hirap na eh. So ngayon pa kaya na madami na. Tapos syempre kapag nagpunta ka ng Ayutthaya, mag-train ka, mag-commute ka. So mahirap talaga. Kahit siguro may sasakyan ka pa din, tinan mo nga sila o oh, nakatambay talaga yung mga sasakyan nila kasi hindi na sila lumalabas. O di ba? So yon. So ganito na lang, naghihintay na lang tayo kung sino yung darating na kotse na rin. Tapos dudungo, tapos sisilayan ka niya, sisilipin ka, o diba, parang destiny lang yung dating. Tapos kung sino yung kikindad sa'yo, so wala namang kumulong sa mga, sana kung meron. So yon, medyo nakakalungkot lang. Si Uya, nagda-drive. Parang gusto ko na lang maging, ano niya, maging, ano, manobela, para nahihimas-himas niya. Charot! So yon. So ngayon, ang ulam naman namin ay patatim, yung nilagang pata na ano, binabad sa, yung pinakuluan ng maigi sa toilet, ano ba yung suka. Para siyang adobong pata. Pero kasi dito, yung talaga lamog na lamog talaga, yung parang kahit yung buto, pwede mo nang kainin sa sobrang lambot. So yon, ganun yung aming ulam. Wala na kaming hinihintay kundi yung breakfast, tapos tanghalian, tapos hapunan, tapos matutulog, tapos gigising na naman. So yon, ganun lang. Ang trabaho ko ngayon, eto, nagbablog. At pasalamat naman ako sa lahat ng mga nanonood at tumatangkilik. Dahil sa inyo, hindi nyo alam na natutulungan niyo ako ng bonggang-bongga. Dahil kung hindi, ay nako, good luck talaga sa akin. So yun guys, wala naman tayong masyadong ganap. Ganito lang talaga ang ating mga kabuhayan dito. Ganito lang yung mga eksena. Tulala everyday, di ba? Parang, ano, naghihintay kung kailan uulan, di ba? Maghihintay ng panibagong bukas. So yun. So siguro naman, darating din yung time na matatapos to. At pag natapos to, promise mo po, party talaga ako ng kaya lang guys, syempre kailangan pa rin natin ingatan ang ating mga sarili, di ba? Para kapag nakawala tayo sa ganitong sitwasyon, at least kasama tayo doon sa mga magse-celebrate, di ba? Magdiriwang ng kalayaan, o di ba? Parang araw lang ng kalayaan lagi. So yon, so dito sa Thailand, ganito lang, hindi ka rin naman pwede mangapit bahay. Kahit walang pandemic, hindi ka pwede mangapit bahay dito. Hindi mo sila pwede bulabugin. Hindi sila yung tipo tulad sa atin na pag naboboy ka, punta ka sa kapit bahay, makipag-chikahan ka. Hindi sila ganun. Walang ganung eksena dito guys. So yon, so strangers ka talaga sa kanila forever, o diba? So yon, pag nakikita man kayo, siguro yung pag naging familiar na lang kayo sa isa't isa, say sawadi or hello na lang. Pero wala talaga sa pagkato. Maliban na lang talaga kung mag-a-attempt sila ng kausapin ka. Pero dati kasi meron akong neighbor dyan na babae na may asawa siyang foreigner and then
chinichika niya ako pag natatapon ako ng basura. Pero ganun lang yung chikahan namin, o kaya nagkakasama kami doon sa swimming pool. But the rest wala. So talagang torto talaga yung utak mo kapag nasa ibang bansa ka. So yun, kaya kapag dumarating dito yung mga kaibigan ko, tapos nag-i-stay sila dito sa bahay, parang nabuhayan ako ng libo. Kung alam lang din yung guys, hindi ganun kadali talaga mamuhay sa abroad. Lalo na kung hindi mo naiintindihan yung salita nila, medyo talagang ma-homesick ka. Sabi ko nga sa inyo dati nung bago ako dito, 3 months akong umiiyak araw-araw, diba? Kasi parang hindi ko alam kung paano ako susurvive, but God, eto tumatagal naman, diba? So, yon. So, nasanay na rin, salamat sa Diyos, nasanay na rin sa sitwasyon na nito. So, ganito lang yung buhay dito. Relax, relax lang. Wala naman masyadong chika. Wala naman tayo masyadong ganap. Kasi hindi nga tayo makarampa ng bongga-bongga sa labas. Kaya guys, ano na lang siguro. Maraming salamat sa pakikinig ninyo dito sa chika ko. And then, sana i-subscribe nyo na rin yung channel ko. Bukas titignan ko kung meron tayong eksena na pwede nating ipakita dito sa ating YouTube channel. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli natin chikahan. See you next time!